Paano kung malaman mong lagi na lamang gabing-gabing umuwi ang asawa mo? Hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa malapit nitong kaibigan. Anong gagawin mong paraan para hindi masira ang inyong pinagsamahan bilang mag-asawa o magpaparaya ka na lamang? Sa video nating ito, tunghayan natin ang kwento na maaaring may halintulad sa totoong buhay na itago na lamang natin sa pangalang Jonas. Ipaglalaban kaya ni Jonas ang kanyang pag-ibig o tuloy na itong magpaparaya para sa kaligayahan ng iba? Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button para naman laging updated sa mga bagong videos natin. Maraming salamat! Isang simpleng empleyado lamang itong si Jonas, ngunit hindi may kakaila na masipag ito sa trabaho at madalas pinupuri ng kanyang amo. Masaya si Jonas sa kanyang buhay dahil nagkaroon din siya ng isang mabait at magandang asawa na si Cheska. Samantalang, naging sila naman ni Jonas noon dahil magkasama sila bilang empleyado sa isang kumpanya. At dahil nga sa gwapo itong si Jonas, hindi naman napigilan pa ni Cheska na sagutin ang panliligaw ng lalaki. Kaya naman, kalaunan ay dahil na rin sa pagmamahal ng dalawa, ay tuloy na itong nagpakasal. Isang taon ang nakalipas, nailipat si Jonas sa ibang branch ng kumpanya, samantalang si Cheska naman ay nanatili lamang sa main office ng kumpanya. Kaya naman, nagkakaiba sila ng schedule sa pagpasok at nagkikita na lamang sila at nagkakasama na lamang sa tuwing may day off. At iyon ang panahon para magkaroon sila ng oras sa isa't isa. Isang umaga noon, nasa office itong si Cheska at nabalitaan niya na may bagong empleyado na makapasok sa kumpanya at mapabilang ito sa kanilang department. Laking gulat na Cheska dahil ang empleyadong makasama nila sa team ay ang kanyang kabata na itago na lamang natin sa pangalang Mike. Elementarya pa lamang, high school at kolehiyo ay magkaklase na sila, kaya madalas magkasama sila lalo na sa pag-aaral. Minsan nga ay napagamalan silang mag-on dahil sa closeness sa isa't isa. Pero walang naging sila dahil mas inuna nila ang pag-aaral hanggang sa tuluyan na silang nakapagtapos sa kolehiyo. Mike, ikaw pala yan. Long time no see. Aba, Cheska, di ko alam na dito ko palang tatrabaho. Oo. Matapos nating magka-graduate noon, dito na agad ako nakapasok. Siguro magdadalawang taon na rin. Ikaw, saan ka ba nagpunta simula nung nagtapos tayo? Hindi ko na alam kung ano ang balita sa'yo. Nag-apply kasi ako ng... Ako? Nag-apply kasi ng trabaho sa ibang bansa, Singapore. At natanggap naman ako doon. Ngayon, dalawang taon din ako nawala dito sa Pinas. Pero na-realize ko na bakit hindi naman sa Pinas ako tatrabaho? Total naman ay experience na ako, di ba? Kaya heto, hindi ko inasahan na matanggap ako dito bilang TL sa department na ito and makita kong kababata ko. Kung ganun Mike, mas mataas pala ang posisyon mo kaysa sa akin at kailangan kitang tawaging Sir Mike? No ka ba, Cheska? Kapag narito naman sa office eh, tawagan pa kong Sir pero kapag nasa labas na, Mike na lang. Okay lang ba sa'yo? Sige po, Sir. Mike. Maya-maya pa, may dumating na staff at ipinakilala si Mike sa buong department bilang isang team leader. Oy friend, Cheska! Magkakilala na ba kayo ng bagong TL natin? Oo. Siya yung palaging naikwento ko sa inyo na kababata ko. Ang gwapo, hindi ba? Naku, tama ka dyan, Cheska. Mukhang kaganahan ako magtatrabaho nito dahil sa kanya. Excuse me. Everyone, let me introduce to you. My name is Mike Alvarez, your new team leader. And simple lang ang gusto ko dito. We work together as a team. Maliwanag ba? Hindi inaasahan ni Cheska na talagang nag-improve na itong si Mike. Lalo na kung paano i-handle ang buong team. Hi, Cheska. Okay lang ba sa'yo na after this work, iyayain kita sana mag-dinner eh? Gusto ko lang sanang makausap ka. Mag-uintuhan tayo bilang kababata and almost 2 years tayo hindi nakita, hindi ba? Sure, Sir Mike. It's my pleasure na makausap din kita. So, okay. So, see you later. Okay, sir.
Matapos ang office hour ay dumiretso na sila sa isang restaurant at hindi naman nila akalain na magiging ganito ang kanilang pagtatagpo. So, Cheska, balita ko kasal ka na raw. Sino naman ang may sabi sa'yo? Ano ka ba? Noon pa man, marami nang humahanga sa akin, hindi ba? Eh, minsan nga, chinachat nila ako. Pero yung kababata ko, hindi man ang naparandam sa akin. Hay naku, May. Pasensya ka na kasi masyado akong busy sa trabaho. Pero pwede naman akong bumawi sa'yo, hindi ba? So, maraming salamat, Mike, sa free dinner mo. Ano ka ba? Never mind, basta para sa kababata ko. Naks naman, hindi ka pa rin nagbabago. Mahilig ka pa rin manlibre. Siguro kaya ka nga sinasagot ng girlfriend mo, ano? Ha? Anong girlfriend? Ano ka ba? Simula noon nag-graduate tayo, wala akong girlfriend dahil isang babae lamang ang nagustuhan ko. Bigla na lamang natahimik itong sa Cheska. Cheska, gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Medyo malalim na siyang gabi. Sige Mike, mas mabuti pa nga dahil baka mahirapan lang akong maghintay ng masasakyan. Kasalukuyang nasa loob sila ng sasakyan ni Mike at tahimik lamang silang dalawa. Mabuti naman Mike at nakabili ka ng sarili mong sasakyan. Ah, oo. Medyo nakapag-ipon din ako eh. Singapore at alam mo naman kapag dito sa Pinas ay kailangan natin ng masasakyan para mapadali yung biyahe natin sa trabaho. Cheska, kumusta naman kayo ng asawa mo? Ayun. Okay lang naman kami. At saka, mabait naman ang naging asawa ko. Ganun ba? Buti naman kung ganun. Mike, dito na lang ako. Maraming salamat ulit sa dinner mo, ha? Okay lang yun, Cheska. Pero sana, hindi lang itong huli, ha? So, Cheska, see you tomorrow. Umalis na itong si Mike habang papasok naman si Cheska sa kanilang bahay. Mabuti naman, honey, at nakauwi ka na. Jonas? Akala ko mamaya pa ang uwi mo. Hindi. Nag-early out kasi ako eh. Para naman, maaga ako makauwi dahil gusto kong makasama kita mag-banding. Hay nako, honey. Pasensya ka na talaga. Medyo tambag lang kasi yung mga papers sa office. Kaya medyo pagod ako eh. Nako, ganun ba? Pero huwag kang mag-alala dahil paniguradong kapag natipon mang luto ko, siguradong mawala ang pagod mo. Medyo nagutom na rin ako sa kantay sa'yo eh. Honey, hindi ka pa kumain? Anong oras na? Bakit, Cheska? Kumain ka na ba? Busog pa ako, honey. Paano kasi after work, nagaya yung team leader namin na kumain sa labas? Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon na kababata ko? Siya pala ang bagong team leader ng department ko. Cheska, honey, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinawagan kita pero hindi ka naman sumasagot. Naku, honey. Pasensya ka na. Hindi ko nasagot ang tawag mo, ha. Sige na, matulog na ako. Medyo napagod kasi ako eh. At saka, kumain ka na rin, ha? Okay lang. Mamaya na. Medyo nawala yung gutom ko eh. Inisip na Jonas na mukhang wrong timing pa yata ang pag-uwi niya ng maaga. Ilang saglit pa, nagtungo na sa kusina ang lalaki para kumain. Ngunit wala na siyang gana dahil useless lang ang effort niya. Kinaumagahan, maagang nagising itong si Cheska. Good morning, Han. Bakit parang maagakit ang alis ngayon, ha? Yes, honey. Kailangan kong matapos yung papers na pinapagawa sa akin. Ganun ba? Magluluto muna ako ng breakfast mo. Naku, Han. Salamat, pero magko-coffee lamang ako. At saka sa office na lang ako kakain. Sigurado ka ba? Yes, honey. Okay. Pasensya ka na pala, ha, na minsan hindi kita naihatid. Basta lagi kang mag-iingat, ha. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jonas. Matapos maligo nitong si Cheska ay umalis na rin ito. Samantalang, nagayos naman itong si Jonas ng mga papers niya para sa report sa kumpanya. Ang totoo kasi,
Dahil sa sipag, tiyaga at matiisin sa trabaho ay umangat ang kanyang posisyon na dati ay isang simple lamang empleyado. Ngunit lingid ito sa kalaman ni Cheska. Inilihim muna ito ni Jonas para sorpresahin ang asawa. Good morning, Miss Cheska. Good morning din sa iyo, Sir Mike. Bakit ang aga mo yata ngayon, sir? Ako? Ay nako. May kailangan kasi akong ipasa na report sa director natin. Kaya heto maaga akong nagtungo sa office. Ikaw, bakit ka maaga dito? Ako? May kailangan din kasi akong tapusin ngayon, sir. Ganun ba? So, mamaya ulit. Libre kita, okay lang ba? Sure. Bakit naman hindi? Ilang minuto ang nakalipas, nagsimula na sila sa trabaho. Friend, Cheska, maiba nga tayo. Alam mo, feeling namin na mas malapit ka pa kay Sir Mike kumpara sa asawa mo. Ano ba kayo? Siyempre, magkababata kami kaya close kami sa isa't isa. Talaga bang friend lang kayo ni Sir Mike? Baka naman, iba na yan ha? Alam niyo ha, ang mas mabuti pa ay magtatrabaho na nga lang kayo ng maayos. Hindi yung puro na lang kayo marites. Matapos ng kanilang pagtrabaho ay muling nagsama si na Mike at Cheska para kumain sa labas. Ay, biroy mo nga no? Dati nung bata pa tayo, ang dami mga bagay na hindi ko makalimutan. Maya-maya pa, may tumawag sa phone itong si Cheska. Hello? Oh, honey, ba't ka napatawag? Cheska, nasaan ka na? Bakit hanggang ngayon wala ka pa sa bahay? Honey, kaka-out ko lang sa work ngayon. Nag-overtime kasi ako eh. Kumain ka na lang dyan. Dito na lang din ako kakain sa restaurant. Ganun ba? Sige. Sino bang kasama mo dyan? Kasama ko si Mike, yung kababata ko. Ano? Si Mike na naman? Wait ba, Jonas? Huwag mo nga akong sigawan sa phone. Cheska, parang iba na yan ah. Kapag ako naluluto ng pagkain sa bahay, ayaw mo kumain. Pero kapag yung lalaking yan, babata mo yan, nagkasama kayo, sama ka sa kanya. Ano ba? Pwede ba? Diyan na tayo sa bahay mag-uusap? Oh, sige na. Baka nakadisturbo pa ako sa inyong dalawa. Kakarating lamang noon ni Jonas sa kanilang bahay, pero wala pa rin si Cheska. Samantalang dati naman ay maga itong nakauwi kaysa sa kanya. Kaya naman, pumasok sa isipan itong si Jonas na ang kababata nito ang dahilan kung bakit nagbabago ang pagkitungo nito sa kanya. Isang umaga noon, habang kagising lamang na mag-asawa, naalala na Cheska na ngayon pala ang karawan na Jonas. Happy birthday, honey. Siya nga pala. Birthday ko pala ngayon. Mabuti naman at naalala mo. Akala ko kasi birthday ngayon ang kababata mo. Jonas, ano ka ba? Nagsisimula ka na naman. Ang mas mabuti pa ay we need to celebrate your birthday. Kakain tayo sa labas dahil day off natin ngayon, di ba? Wow! Mabuti naman, for the second time, magde-date tayo. Siyempre naman, honey. Pero honey, ang gusto kong regalo mula sa'yo, sana magkakababy na tayo. Jonas, hindi ba pinag-usapan na natin ito kapag malaki ng ipon natin? Then we can do it. Okay, kung yan ang gusto mo, I respect your decision. Sa araw ding iyon, namasyal ang dalawa. Naging masaya si Jonas dahil inaramdam talaga nitong si Cheska na mahal siya. Dahil sa nagutom na ang mga ito ay napagpasyahan nilang kumain sa isang restaurant. Honey, ang dami naman ito in order mo. Akala ko ba'y mag-ipon tayo? Jonas, it's your birthday. At saka, paminsan-minsan lang naman ito, hindi ba? Okay. Kung sa bagay. So tara, kumain na tayo at medyo nagugutom na yung tiyan ko eh. Jonas, teka lang. Ha? Huh? Akala ko ba'y nakain na tayo? May hinihintay kasi ako eh. Hmm? Sino naman? Huwag mong sabihin na yung kababata mo na naman ah. Cheska, akala ko ba date natin tong dalawa?
at birthday ko pa. Jonas, tinawagan ko lang naman siya kasi nga birthday mo ngayon, 'di ba? At saka magkababata kami noon. Ay, Jessica, alam mo, kaarawan ko ngayon. Kaarawan ko ito. Dapat nga tayo mag-celebrate nito, hindi ba? Pero, pati ba yung lalaking yun? Gusto mo pa lang isingit sa buhay natin? Pwede ba, Jonas? Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkababata lang kami. At yun lang. Oh, malapit na siya rito. Oh, ayan na pala. Mike, dito, dito. Oh, pasensya na kayo ha kung inag-antay ko kayo. Happy birthday pala, pare. Salamat, pare. Oh, bakit pa hindi ka umain? Baka nagutom yung asawa mo dyan, Jessica. Hindi lang gutom, pare. Kundi, gutom na gutom. So, let's start. Alam mo, Jessica, mahilig ka pa rin talaga sa ganitong hangout, no? Simula pa nung bata pa tayo hanggang sa nagtapos na ng pag-aaral. Mike, ako lang ba? Eh, ikaw nga itong hindi mapakali eh kapag hindi makakain ng masarap dyan. Oo nga, pero simula naman nung nasal ka. Excuse me? Mukhang nag-enjoy yata kayo ngayon ha? Samantalang ako itong may birthday, di ba? Ah, naku pare, pasensya ka na. Anong pasensya? Ano ba talagang gusto mo pare? Nakita mo naman, di ba? Na may asawa na ako, bata mo, at ako yun. Jonas, ano ka ba? Tumigil ka nga dyan. Alam nyo, imbis na ako ang masaya ngayon, nawalan ako ng gana. Pare, hindi ka ba nahiya niyan? Nadikit ka na dikit sa asawa ko? May gusto ka ba sa kanya? Jonas, tumigil ka nga. Masaya lang kami kasi nagkataon na magkatrabaho kami sa isang kumpanya at team leader ko siya. Ah, ganun. So, natutuwa ka pa na nakita kayong dalawa. Samantalang akong asawa mo na nagtatrabaho din. Ngunit walang kumusta galing sa'yo. Dahil ba sa mas mataas ang posisyon niya? Kaya ka na ganyan, ha? Jonas, alam mo, deserve ni Mike ang kanyang posisyon. Dahil malawak na ang kanyang experience, lalo na sa ibang bansa. Eh ikaw, parasan tayong empleyado ah. Oo, masipag ka nga sa trabaho mo. Pero hanggang doon lang, paano tayo magkakaipon kung ganun lang ang sahod mo? Tingnan mo itong si Mike. Baguhan pa lang sa kumpanya, pero mataas na agad ang sweldo. Jessica, huwag mo kaming ikumpara dahil iba siya at iba ako. Kaya nga, Jonas, tingnan mo, hanggang ngayon, simpleng empleyado ka pa rin. Samantalang si Mike, baka sa susundo na taon, isa na siyang board of director sa isang kumpanyang ito. Samantalang ikaw, dyan ka pa rin. Alam nyo, kaarawan ko ngayon eh. Pero ito ang regalo niya sa akin. Kung ganun, aalis na lang ako. Baka nakasagabal pa ako sa inyong dalawa. Jonas, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Ah, Jessica, ayos lang ba ang asawa mo? Naku, pasensya ka na Mike ha. Ganun lang talaga yun kapag mainit ang ulo eh. Eh kung ganun, bakit ka pa natitiis sa kanya? Sa lalaking iyon. Samantalang may lalaking karapat-dapat sa'yo. Mike, mahal ko si Jonas. Jessica, ano naman ako? Mike, what do you mean? Bago pa man naging kayo ng lalaking iyon, masaya tayo noon. Sabay ng harap. Mahal kita, Jessica. Noon pa man. Ngunit, hindi ko lang pinagtapat sa'yo dahil mga bata pa tayo noon. Pero Mike, alam mo naman na may asawa ako, hindi ba? Mahal ko si Jonas, ang asawa ko. Pero Jessica, isang tanong, isang sagot. Sino ang mahal mo sa amin dalawa? Pumili ka. Kung siya talaga ang mahal mo, aalis na ako dito, sa kumpanyang to. Pero kung ako, ipaglalaban kita. Mike, pwede bang pag-isipan ko muna ito? Sige, maghintay ako. Umuwi na itong si Jessica sa bahay. Ngunit, nadat na niyang walang tao roon.
lalo na sa Jonas. Labis ang kanyang pag-alala dito. Ano ba itong pinasok ko? Naguguluhan ako. Sino pa pipiliin ko? Ang kababata kong may gusto sa akin? At masaya akong kasama siya? O si Jonas na asawa ko na mahal na mahal ko? Hinanap niya si Jonas sa loob ng bahay pero hindi niya ito natagpuan. Tinawagan niya ito sa phone pero out coverage ito. Labis ang pag-alala ni Cheska sa asawa. Samantalang, nagpunta naman si Jonas sa kumpanya at nag-focus na lamang ito. Hinayaan na lamang niya ang sarili na mag-enjoy sa trabaho. Nagsumikap si Jonas. Ipinakita niya sa management na karapat dapat talaga siya sa trabaho at posisyon na binigay sa kanya. Lumipas ng ilang buwan, hindi nagparamdam si Jonas sa kanyang bahay. Samantalang, sa tuwing umuwi naman itong si Cheska, lagi niyang naalala ang kabaitan ng kanyang asawa. Pero naghintay pa rin siyang uwi ito. Isang gabi noon, may nag-doorbell sa kanya. Ang akala niya, ang kanyang asawa ito, pero mali pala. Oh, Mike! Anong ginagawa mo dito? Cheska, narito ako para personal na malaman mula sa'yo kung ano yung desisyon mo. Please, Mike, I respect you as my team leader. Pero pagdating sa buhay ko, pwede ba huwag ka nang pumasok pa? Oo, magkababata tayo noon pero magkaiba na ngayon. I realize na malaki ang pagkakasala ko sa aking asawa. Kaya, sir, Mike, please, with all your respect, get out of my life. Ayoko masira ang relasyon naming mag-asawa. Ang totoo, sira na nga eh. Hindi ko na alam kung paano may babalik ito. Kung ganun, pasensya ka na, Cheska. Kung nasira ko ang pagkasama niyo. Sorry. Okay lang yun, Mike. Ang mahalaga ay masaya ka ngayon sa buhay mo. At alam kong makakahanap ka pa ng babae na magmamahal sa'yo. Hindi na natagal pa si Mike at umalis na ito. Ilang buwan ang lumipas ay nalungkot pa rin ito si Cheska dahil hindi pa rin niya makita at matawagan ang kanyang asawa. Samantalang sa office. Friend, Cheska, happy birthday! Maraming salamat sa inyo guys. So, paano ka ngayon? May celebration bang magaganap? Sa ngayon, wala akong balak mag-celebrate ng kaarawan ko. Siguro ito yung karma ko matapos kong ginawa yun sa birthday ng asawa ko. Sa halip na magsaya kaming dalawa pero iba yung nasa utak ko noon. Friend, namimiss mo ba ang asawa mo? Siyempre naman, namimiss ko na ang asawa ko. Gusto ko na siyang mayakap at humingi ng sorry sa kanya. Siya nga pala, pinasabi sa lahat ng department na mayroon daw bagong general manager at ipapakilala ngayon dito. Naku, sino kaya ang bagong general manager natin? Guwapo kaya at mabait? Para naman sisipagin tayo sa trabaho. Sad naman ng mga empleyado. Hoy! Cheska, nakikinig ka ba? Oo naman. Sana nga, mabait ang general manager natin. Ilang oras pa ang nakalipas, naghanda na sila para salubungin ang bagong manager. Habang nakahilera sila sa hallway, ay nakita nila kung sino ang bagong manager na iyon. Cheska, ang gwapo niya at ang macho. Teka, parang kilala kong kung sino ang lalaking iyon na. Hindi ba siya ang asawa mong si Jonas? Jonas? Siya nga! Paano nangyari to? Alright, ladies and gentlemen, let me introduce to you our new general manager of the company. Please welcome, Mr. Jonas Alvarez. Palakpakan natin. Pero bago ang lahat, gusto niyo bang marinig ang sasabihin ni Sir sa atin kung paano niya nakamit ang buhay na ito? Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa akin dito bilang manager. Alam nyo,
Hindi biro ang narating ko ngayon sa buhay. Maraming pagsubok ang aking naramdaman, ang aking pinagdaanan. Minsan nga, inisip ko na sumuko na sa mundong ito dahil nawala sa akin ang lahat. Lalo na ang mga mahal ko sa buhay. Pero hindi ako sumuko dahil gusto kong i-prove sa kanila na kaya ko rin ito. Simple lang naman ang gusto ko eh. Gawin natin ang lahat para sa kumpanya. Respect me and I will respect you too. Is that clear? Yes, sir. Pumasok na ito si Mr. Alvarez sa office. Kasunod naman ito ang kanyang sekretary. Oy, friend, grabe. Ibang-iba na ang asawa mo. Biruin mo, general manager sa kumpanya natin. Paano kaya nangyari yun? Hindi ko alam, friend, kung paano. Hindi kausapin mo ang asawa mo para malaman natin. No, iba na siya. Hindi na siya ang dati kong asawa. Bago pa man nagsiuwian ang lahat ng tao sa office ay nauna nang lumabas itong si Mr. Alvarez. Habang naglalakad ito, nakasalubong niya si Cheska. Miss Cheska Samonte? Napalingon naman itong si Cheska sa kanya. Happy birthday. Sabi diretso palabas nito ng kumpanya. Natuwa na parang napaiyak itong si Cheska dahil sa pagbating iyon ng lalaki. Mabuti naman at naalala pa niya ang kaarawan ko. Pero iba na siya ngayon. Gusto kong humingi ng sorry sa kanya pero ano kaya niya ako mapapatawad? Matapos ng trabaho, umuwi na itong si Cheska sa bahay. Pagdating doon, nakita niya ang isang magandang sasakyan na nakapark sa tapat ng gate. Kaya agad siyang lumapit at binuksan ang pinto ng bahay. Pero laking gulat niya dahil nakabukas ito. Pagpasok sa loob, nakita niya si Jonas nakahiga sa may sala. Ang matapang na mukhang nakita niya kanina sa office ngayon, isang maamong tupa na natutulog. Kagad siyang umakyat sa kwarto para magbihis at muling bumaba para magluto ng makakain. Matapos magluto ay naghanda na ito ng makain. Ngunit nagtungo muna ito sa sala para gisingin ang lalaki. Excuse me, Mr. Alvarez. Gusto mo bang kumain? May niluto akong paborito mong ulam. Maraming salamat, Miss Cheska. Kumain ka na lang. Kumain na kasi ako kanina sa labas. Siya nga pala. Matutulog na ako dun sa may kabilang kwarto. Umakyat na ang lalaki sa kabilang kwarto. Samantalang, nasaktan naman itong si Cheska sa trato ng lalaki sa kanya. Matapos niyang kumain, umakyat na rin siya sa kabilang kwarto. Ito na ba ang resulta ng ginagawa ko sa kanya noon? Napayak na lamang siya habang pinagmasdan ang album ng ilang kasal. Kinabukasan, sabay silang nagising at nagkita sila sa may kusina. Good morning, Sir Alvarez. Yumuko na lamang bilang pagsang-ayon. Miss, siya nga pala. Sa labas ako kakain mamaya. May meeting kasi ako with secretary natin, okay? At siya nga pala, huwag kang malit sa trabaho ha. Jonas, pwede bang mag-usap tayo kahit ngayon lang? Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam kong nasaktan kita dahil sa mga nagawa kong iyon. Tanga ako eh. Hindi ko man lang inisip kung ano ang nararamdaman mo. Sorry, Jonas. Alam mo, simula noong nawala ka, hinahanap kita. Pero kahit saan man ako magpunta, hindi kita makita. Simula noon, namimiss na kita. At napantanto ko na mali ang nagawa ko sa'yo. Yung lalaking iyon, nagtapat siya sa akin na mahal niya ako. Pero mula noon, na-realize ng puso ko na ikaw pala ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Kaya sa araw ding iyon, nag-resign siya sa trabaho. Jonas, alam kong hindi mo ako mapapatawad at alam ko rin na hindi mo na ako mahal. Kahit anong gawin kong ipilit ang sarili ko sa'yo pero wala ka nang nararamdaman sa akin. Mas mabuti pa sigurong maghiwalay na lang tayo. Ang totoo, with legal papers, para naman wala ka nang pananagutan sa akin. Ako na lang ang alis sa bahay na ito. Total, ako naman ang pasimuno ng lahat dito, diba? No, dito ka lang. Kaya nga ako nandito para pag-usapan natin to.
Siguro nga, may pagkukulang din ako sa'yo sa relasyon natin. Pero alam mo ba, dahil sa galit ko sa'yo noon, dinoon ko lang ang sarili ko sa trabaho. Lahat ng komunikasyon natin pinutol ko dahil galit ako sa'yo. Kaya yun, dahil sa pagsumikap ko, napromote ako bilang general manager. At ang totoo, hindi ko rin makalimutan. Hindi ko rin makamit ito kung hindi dahil sa pagsumikap ko. Makinig ka, Cheska. Lahat ng masamang nakaraan natin noon, kalimutan na natin. Bumuo tayo ng panibagong buhay. Kaya nga narito ako sa bahay natin dahil ito yung napuntar natin, hindi ba? Ito yung napuntar ng pumamahal natin. Junas, sorry talaga. I'm so sorry, Junas. Sorry din, Cheska. Alam ko, babayaan din kita noon eh. Hayaan mo. From now on, gagawin natin ang lahat para hindi na maulit ang nakaraan. Cheska, mahal na mahal kita. I love you. Junas, mahal na mahal din kita. I love you too. Walang isa sa atin ang perpekto sa mundong ito. May nagkakamali, may nagkakasala, at may nagwawagi sa buhay. Ang mahalaga ay marunong tayong magpatawad sa kapwa, lalo na sa mahal natin sa buhay. Mga kaibigan, sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating Munting Channel. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Hanggang dito na lang at paalam.